Yo, good morning mga kaprod. Dolly's back na naman. Kaprod, marami na akong sunod-sunod na coating, ano? Hindi ako makapag-dad kasi sobrang busy. Lalo na yung shop namin ngayon is under renovation, ano? Nare-renovate siya. Pinapaganda kasi malakas na yung direct shopping. Tsaka dumadami na yung customers, ha? Para siguro maliwala sa tingin sa para sa mga customer. So, nireklamo ko kasi matilin yung ilaw. So, pinapalagyan ni boss na maraming ilaw para sobrang liwanag naman. Para pag nag-coating ako, alam po lilo. Eto. Coating akong sumuro at isang Tesla car. Ayan. So, ngayon, meron akong ipapakita sa inyo na nakalimutan ko eh. Kung mapapansin nyo, maraming, may mga sasakyan kasi na maraming batik-batik kahit sobrang bago pa yan. Siyempre, tumatakbo yung sasakyan. Maraming maliliit na spalto na tumatapsik, tumidikit sa pintura. So, may kahit gamitan ng machine yan, rotary machine, polisher, hindi kayang alisin yan. Mayroong special liquid na ini-spray kami. Yun ang tar sap remover. Tapos ngayon, nung in-spray ako siya, ipakita ko sa inyo kung paano nangyari ito. Yan, ganyan ang mangyayari. So, tinutunaw niya. Kahit bago pa yung sasakyan mo, hindi mo mapapansin na maraming black spot. Yan. Maraming black spot. So, wala ang ibang makakatanggal niyan, kundi yung tar and sap remover lang. Kahit gamitan mo ng polisher yan, hindi kayang alisin yan. Kailangan kuskusin mo ng maayos. Kaso magagasgas naman pag pinilit yung kuskusin na gamit ng towel. So, kailangan isprehan talaga siya. And then, after a minute, pupunasan mo siya kasi tutunawin niya yan. Yan. Yan yung mangyari. So, inaalis ko na siya ngayon. Gagamitan mo na siya ng towel kasi ano siya eh, nagmi-melt na siya. So, ayan. Ayan, gagamitan ko siya ng towel, no? Kasi, pag hindi ko inalis yan, pangit tingnan. Para at least, comfortable naman yung customer at satisfied. O, di ba? Mga nakasingit pa rin na dumi. So, kailangan talagang pulido. Alisin talaga yan. Madali siyang punasan kapag na-sprayan mo na siya. Pero pag once na hindi siya na-sprayan ng sap remover, mahirap siyang punasan. Pero kailangan, huwag mo rin hantayin na matuyo. Kasi matagal din pa na hirap din kami. Huwag mo rin siya tanggalin. Naka-spray lang. Na mahirap tanggalin. Ayan. Madali na lang siyang punasan. Kasi kailangan talaga bago mag-coating ng sasakyan is kailangan malinis na malinis. At least, di ba? Pogi-pogi yung sasakyan. Sinis. Kasi isa din yan eh, pag kinapaan mo siya, magaspang yan. Hirap tanggalin. Pag wala kang ganun, pangit. Ayan. Punasan natin siya. Maya. So wala nang ano, wala nang para malilit na black spot na yon. Magsisimula na ako mag-polisher. And then, kailangan tapusin ko muna itong motor bago itong sasakyan. Actually, hindi talaga maganda mag-coating ngayon kasi malikabok. Nag-jackhammer sila dun sa loob. E kaso, madami yung customer. Actually, itong motor na to galing sa kabila. Ito, kinuha ko lang siya. Kasi pulibok din talaga dun sa kabila. Super busy. No choice. Kailangan ko i-drive papunta rito. Kaya, so, let's get it on. Mamaya na lang ulit, mga kabrod ha. Pakita ko sa inyo yung finished product. Bye-bye!